so much. Hello everybody, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo naninibago pa po ako kasi hindi po ako sanay sa rally. Sanay lang ako sa mga pag-introduce ng mga artista, pasayaw-sayaw, pakanta-kanta. At hindi rin po ako isang politiko. Ako po ay kagaya sa marami sa inyo, ako po ay isang nanay. At lima po ang anak ko. Woohoo! At malay nyo, baka maging anim. Kung ibibigay ba ng Diyos sa akin yung ika-anim, eh why not, diba? So, before anything else, I'd like to introduce to you yung mga anak ko muna. Nandito si Paolo. Siya po ang panganay ko. Siya po ay 10 years old. Tapos si Gabby. Siya po ay 9. Tapos meron pa akong isa, si Nina. Siya po ay 7. Meron pa rin ako isa, si Luis. He is 4 years old. At ang pinaka-baby ko, Jaime, 2 years old. Come here, sweet. At lahat po kami, as a family, we would like to say no to the RH bill. Kasi sabi nga nila, di ba dalawa lang? Eh, paano naman yung tatlo? Di ba? Mawawala naman sila sa akin. Ayan. Okay, you can sit down now. Thank you. Thank you. Say bye. At nandito po ako dahil sa kanila. Kasi kung pumasa man yung RH bill, sila po ang manadamay. Kasi sabi nga nila, ang mga kabataan ay ang ating kinabukasan. Ayun. Ayan, umiiyak na si Bunso. Hindi ko gusto yung RH bill sapagkat ang sabi daw nila, tuturuan daw, o magbibigay daw sila ng sex education para sa mga bata. For grade 4. E di yung panganay ko na yon, 10 years old. Nag-graduate lang ng grade 4. E paano naman yung bunso ko na 2 years old? Yung mga babae ko na grade 1 pa lang at grade 3. Tapos hindi lang sila magsa-stop sa grade 4. Dire-diretso pa yon hanggang high school. Grabe naman, ilang taon para lang sa sex ed? 7 years? Ano kayang tuturuan nila? For 7 years ang sex education sa school. Eh kung sakali, ano, hindi pumasa. Baka magkaroon pa ng summer para lang sa sex ed. Masyadong ano, masyadong OA na yun, di ba? Parang hindi na tama. Hindi naman natin kailangan yon. Tapos yung mga bata ay binigay sa atin ng Diyos. Para sa mga ina, para sa mga ama. Sino ang dapat mag-alaga para sa mga bata? Kung hindi tayo, di ba, mga magulang. We are the number one soul teachers of our children. And what the RH bill will do, kukunin nila yung karapatan bilang magulang. They will take it away from us. At sino magtuturo ng sex ed sa mga anak ko? Hindi ako, kundi ang gobyerno. Tama ba yan? Parang mali, di ba? Hindi naman nila alam kung ano yung ano eh, yung kakayahan ng aking mga anak. Baka hindi pa nila kaya. Kanya-kanya naman yan. So we're here. And I'm so happy kasi alam ko talaga from this day on na malakas talaga ang Diyos. Ang dami-dami ninyo, hindi ko akalain na marami pala tayo. Hindi lang pala kami ang nag-iisa. E para saan pa ang RH bill kung nandito na lahat kayo? Diba? Para saan pa? So mga nanay, let's continue to pray and let's all say no to the RH bill. Maraming salamat.